tanga na pumanaw na si Mr. Jovit, and merong post ang Manila Bulletin. According sa kanila, ang posibleng sanhi ng pagkamatay ay brain aneurysm. Bata pa si Sir Jovit, 29 years old. So according din kay Sir MJ Felipe, isa siyang journalist, naka-maintenance medication siya for hypertension. And then inadvisan siya nung doctor niya na wag na munang kumanta. Pero kumanta pa rin siya, and then nung third song niya, naghihingalo na daw siya. And then syempre nagpahinga muna, and then during habang nagpapahinga siya, napansin nung crowd na naglalaway na siya and tabingi na yung mukha niya. Sa CT scan, sa loob ng emergency room, nakita na meron siyang brain aneurysm. Sa video na to, pag-usapan natin ano nga ba yung brain aneurysm, saan nakukuha yun, namamana ba yun. Alamin din natin sa video na to, yung pagkanta ba ng matataas na nota, nakakadagdag yan sa risk ng pagkakaroon ng aneurysm. Ano yung mga common na naramdaman ng pasyenteng may ganun? Ano yung gamutan and paano makaiwas? So, anong nangyayari po sa brain aneurysm? Nagkakaroon ng abnormalidad dun sa ugat, sa may brain natin. So, diba, sa puso natin, nagpa-pump yan ng dugo. And then, may mga ugat dyan papunta sa ulo natin. And then, yung mga ugat na yun, magpo-form pa ng mas maliliit na ugat para mag-supply ng dugo papunta sa utak natin. Yung utak natin, kailangan ng dugo, syempre, para mag-function, para hindi tayo mahilo, para makaisip tayo sa araw-araw. Ngayon, itong mga ugat natin sa brain, meron kasing parang tube yan eh. May wall yan, may pader yan. Parang ito, sipin nyo yan yung ugat natin sa utak. Pag brain aneurysm po, nagkakaroon ng weakness or panghihina nung wall na yan. So, ang tendency, kapag nanghina yung wall na yan, kapag naging weak yan, pwedeng bumuka yan or pwedeng lumobo yan. Eh, since nagtuloy-tuloy nagpa-pump ng dugo yung puso natin, so may pressure yun papunta dun sa weak spot na yun, ang tendency nun, magbubuka ng bubuka lalo, lulobo ng lulobo. Kapag balo na siya, dun na siya tinatawag na aneurysm. Ibig sabihin, may ballooning or merong nakalobo dun sa parte ng ugat mo sa utak. Itong aneurysm, pwedeng magstay lang siya na ganun, na nakalobo lang, or ang pinaka-worst case, pwede siyang pumutok. Kapag pumutok yun, kakalat yung dugo sa paligid ng utak. Kapag kumalat yung dugo doon, may ipit. Eh, onting ipit mo lang sa brain, pangit na agad yung effect nun sa brain natin. Mamamaga. Tapos since namamaga yung brain, nakakulong yan sa bungo natin, may ipit siya. Tuloy-tuloy siyang may ipit. And kapag nangyari yun, pangit yung komplikasyon nun. Usual na symptoms ng mga pasyenteng nagkaroon ng pagputok ng aneurysm, meron silang sobrang sakit na headache. Parang yun yung pinakamatinding sakit ng ulo na naranasan nila sa buong buhay nila. Aside from that, pwedeng nanlalabo yung paningin, pwedeng mawala ng malay, o kaya pwedeng symptoms ng stroke. O, diba yung mga symptoms ng stroke? Nangingiwi, tumatabing yung mukha, o kaya hindi pumapan, nanghihina yung parte ng katawan, mga ganun. Sa nakukuha yung aneurysm, pwede po yan mamana. Pwede yan magkaroon ng genetic defect. And then, kapag merong defect sa genes, pwedeng mapasa sa mga kamag-anak. May mga problema sa connective tissue sa katawan. Ibig sabihin, yung framework ng katawan mo is problematic. So, ang tendency, madaling humina yung mga walls ng ugat. Other risk factors, pwede rin sa mga high blood, sa mga hindi kontrolado yung hypertension. Mataas yung BP, tapos walang maintenance. Pwede rin to sa mga naninigarilyo. Nung gagawin, kapag meron ka nito, medical emergency to, kasi iniiwasan natin na kumala yung pagdurugo dun sa utak natin. And iniiwasan natin na sobrang mamaga yung brain. So kapag meron ng mga symptoms ng ganito, sobrang severe na headache, tapos biglang nawalan ng malay, dapat itakbo na po agad sa emergency room. Pagkarating ng emergency room, ang posible pong gawin sa inyo, syempre, ipapa-CT scan. Sa CT scan, ipapasok po kayo sa malaking machine na parang donut or parang bilog, and then doon naalamin kung gaano karami yung pagdurugo sa brain nyo. Kapag nalaman na yung amount ng blood, opera na kayo kasi dapat makuha yung blood doon para mabawasan yung pamamaga ng utak. So, paano makakaiwas? Ang pangit dito sa brain aneurysm, medyo taksil to. Kasi kapag hindi pa siya pumuputok, wala siyang simptomas. Hindi mo alam na meron ka na palang maliit na aneurysm sa brain mo. So, ang maganda lang na way ng pag-iwas dito, syempre, of course, kung alam mo na meron kang high blood, mag-take ng maintenance medication, wag i-skip. And of course, iwas din sa mga risk factors na nabanggit ko, katulad na yung paninigarilyo. Ito kasing paninigarilyo, nakahina yan ng mga walls ng ugat natin sa katawan. So, para sagutin, kung yung pagkanta ba ng mga high notes na kanta, yung mga presadong kanta, nakakadagdag ba yan sa pagkakaroon ng aneurysm? Hindi po, wala pong kinalaman. Yung mga nabanggit kong risk factors, yun lang yun. Hypertension, smoking, genetics, pati yung size ng aneurysm. Siyempre, kung malaki na yung aneurysm, mas may risk na yun para pumutok. Pero yung pagkanta, wala pong kinalaman yan. Siguro pinagbawalan lang siya ng doktor niya na kumanta sa mga gig kasi nga inaalagaan yung kalusugan niya kasi bata pa siya tapos may high blood. Kumbaga iniiwas siya sa stress. Pero yung pagkakaroon ng aneurysm sa pagkanta, wala pong kinalaman yan. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit kayo sa video nito, please follow my Facebook page.